tamad na ang tanong dyan eh, paano ba natayo ang Triskelion Youth Movement? Lagi tinatanong sa akin yan eh. Okay. Sa totoo lang, noong una, hindi ko alam kung kailan tinayo ang Triskelion Youth Movement. Alam ko, 78. Kasi nung pinag-usapan namin ito, bago magbakasyon noong 1978. So, I believe, kung correct me if I'm wrong, Brad, and I'm sure, katulad nyo, ako medyo may senior moments na eh. Ang naniniwala kami, tinayo ito noong March. So, we decide, ang aming ano is that, March 8, 1978, tinayo ang Triskelion Youth Movement. Alright? So, yun. Ang tanong dyan, paano ba nangyari? Ano ba historical background ng TYM? Alright. Ang Tau Gamma Phi, bago tayo punta sa TYM, isipin ang Tau Gamma Phi. Ang Tau Gamma Phi was founded on October 4, 1968. Amen? Diba? Ang sabi sa akin, nung inorient ako noong 1971, kasi UPD Liman ako, Brad, 1971, ang orientation sa akin is that the Tau Gamma Phi is a fraternity created as a protest against the existing fraternity system of endless violence caused by hate, by anger, greed, jealousy, envy, tuloy-tuloy na rambol. Ang role daw ng Tau Gamma nung nirecruit ako sa UP Diliman, we are supposed to reform the fraternity system para ang frat maging modelo ng sosyedad, imbis na parang pasaway. Yun ang aming rolled up. So, ang aming emphasis sa UP, just like all the college-based fraternities, is excellence in our respective academic fields of endeavor. Ako, economics ako, dapat maging scholar. In fact, pumasok ko sa UP, scholar ako sa UP. So, that's how they got me to be involved sa Tau Gamma, na sabi sa amin, itong ating kapatiran ay para mag-excel sa okay. Kaso ang problema ng branch, dineclare ang Marcelo no 72. After 72, ang Tau Gamma na-involve sa maraming rambos. Grabe. Ang unang nakarambol ng frat nung after Marcelo, yung frat pa nga ni Enrile, Secretary of Defense. Okay? Yun ang unang nasabak. So, for 2 years, lumaban tayo sa frat ni Enrile, nanalo naman tayo. Okay? Pakasumunod, ang lahat ng frat, ang daming frat na binangga tayo kasi alam mo naman sa Pilipinas, pag bago kang frat, 68, susubukan ka. So, nagkasubukan. So, imbis na maging protest tayo sa fraternity system, anong nangyari? Napasama tayo sa fraternity system. Kaya tayo naging mga lumalaban na rin tayo. Okay? Ngayon, to the point, tol, na ang nangyari sa frat natin, talagang napasabak tayo sa gulo ng isang sa pinakamatibay na fraternity during that time, 1976. Na in 1976, nalagasan tayo, we had the first martyr, tinatawag na unang brad na ika nga eh, you know, alam nyo na nangyari, si Fernando Nando Guevara. We had our first fatality sa Rambol kay Nando Guevara. Ang usapan doon sa regional council, wala nang gaganti. Kaya lang, eh, one thing led to another. So, anong nangyari dyan? Noong 78, talagang grabe na yung gulo. Nahihirapan ng mga brands na mag-recruit. Sa totoo, wala namang gusto kumasok sa Tau Gamma. Kasi grabe ang gulo natin talaga. Nadyadyari pa tayo. Maraming brands na sisipa, na-expel, wala kasi hindi na pwede nga sa eskwela. So, anong nangyari sa frat natin, tol? Nawawalan ng miyembro at nauubusan at meron pa tayong tinatang na intelligence na ang gusto ng kalabang frat, burahin ang Tau Gamma. So, noong 1978, pinag-uusapan na sa ba tayo kukuha ng pwersa? Sa tayo kukuha ng bagong recruits? Walang ganun mga gusto kumasok sa atin sa eskwela dahil magulo tayo eh. Out of 14 chapters at that time, lahat may rumble. So, sinong papasok sa atin? Parang kumot ang batong pinupok sa ulo para pumasok sa Tau Gamma at that time. So, pinag-usapan ng high school. So, pumasok tayo sa high school. Sa high school naman, eh, anong nangyari sa high school? Siyempre, high school, mabata yan eh. So, lumabas, tol, may nag-propose sa regional council. Tol, may gustong pumasok sa frat. May problema lang. Ang sabi ko, anong problema? Ako, Jensik nun eh. Tol, ang problema sa branch daw, out of school ang gusto kumasok sa atin. So, dapat malaman ng branch, during that time,
14 ang chapters ng regional council, lahat ng GT ng regional council have the right of veto. Ibig sabihin nun, pag may isang chapter na GT out of the 14, ayaw ng isang bagay, hindi matutuloy. Kaya may veto power kasi naniniwala ako nung Jessica ko, the grant of skill yun is righteous, just and strong, he shall be obeyed. Kung 14 na GTs ang nagdesisyon, walang majority-majority, pasensya na kayo ha, kasi webcast ito kaya may konting delay. Kaya pag ako naputol, ibig sabihin nun, napuputol sa webcast. So, pasensya na, paputol-putol. Okay? So, anyway, as I was saying, ang mga GT may right to veto. So, nung pinag-usapan itong Tuskegee Youth Movement opening the doors to out of school, nagkaroon ng discussion. Nagkaroon ng reluctance ang maraming GT kasi eh, school-based ang tawagang eh. Ba't nga naman papasok ang out of school? So, parang hindi yata tama. Di ba? At the same time, syempre, parang hindi tama eh. Ang lahat ng fraternity school-based eh. If ever, tayo ang magiging una na papasok sa komunidad. So anyway, after some discussion, at hindi talaga ma-approve yung issue na yan, nagsalita na ako. Ang sabi ko, eto sinabi ko sa Brads, Tol, ang Tau Gamma Phi, the Tresquillos Grand Fraternity, believes in the brotherhood of men, regardless of race, creed, gender, and economic or social status. Eh kaya lang naman hindi nakakapag-aral yung mga out of school na tinatawag natin. Eh kasi mahirap ang kanilang mga magulang. Kasi sa totoo lang, para makapag-college ka sa Pilipinas, kailangan may kaya yung magulang mo, di ba? Eh, so ang ibig mong sabihin eh, dahil mahirap ang isang Pilipino, ang tanong ko sa mga brands, hindi na sila pwede pumasok sa Tau Gamma Phi, the greatest fraternity sa ating bansa. Di ba? So, nung sinabi ko yun, eh, sabi ng brands, oh nga naman ano, bakit brotherhood of men eh? Ba't kailan mayayaman lang ang maging miyembro? Hindi mo pwede mahirap na Pilipino maging Tau Gamma? Yun ang tanong eh. So in short, mga kapatid, at alam kong yung aking Tuskegee Youth Movement eh medyo controversial sa maraming brands, lalo sa matatanda. Eh, binuo ang Tuskegee Youth Movement na pwede sa komunidad. So what happened is that the Tau Gamma Phi became the first, ha, tayo una, na naging fraternity sa komunidad. Okay? So, ang tanong ng ibang brands, bakit tinawag na TYM? Bakit hindi tinawag na community-based chapter? Katulad ngayon. Hindi nga kilalang tawga ang Tresquillos Youth Movement sa iba na ang tingin eh, CBC daw kasi marami daw brats ayaw ng TYM ng Tresquillos Youth Movement. Bakit daw hindi tinawag na ayun, tinatawag natin CBC kaya nga tayo ito, TYM CBC community-based chapter, di ba? Bakit dating ginamit, bakit ko tinawag na TYM? Kasi nasabi ko, pinropose ko na tawagin natin Tresquillos Youth Movement. Ang tanong sa akin, bakit hindi Tau Gamma? Ba't TYM? Kasi, hanggang ngayon, alam niyo naman, pag sinabing Tau Gamma, notorious. Ang tingin nga sa atin, gangster eh. Nung panahon na yun, tawag sa Tau Gamma, a pack of wild animals. Kasi masyado tayong, eh talagang pag ng Tau Gamma talaga, pag nakipag-away, medyo deadly talaga. Talagang grabe. Kaya tawag sa atin, mga gangster nga tawag sa atin. Alam nyo naman yan. Kaya ko tinawag na Tresquillos Youth Movement kasi ano ba ang Tau Gamma Phi? Diba sabi sa atin, alam mo, ako Tau Gamma ako eh. Ano yung Tau Gamma? Tau is the Greek letter for T. Gamma is the Greek letter for G. Phi is the Greek letter for fraternity. Tau Gamma means the Tresquillos Grand Fraternity. Kaya ako tinawag na Tresquillos Grand Fraternity Youth Movement kasi ito, movement sa kabataan, okay? At the same time, yung gusto ko emphasize, Brad, yung word na Tresquillos, katulad ng t-shirt ko, kita nyo. Kayo, mga t-shirt nyo, karamihan, Tau Gamma Phi. Ako, t-shirt ko, Tresquillos. Because the Tau Gamma Phi, the common and the only thing that really binds us together is lahat tayo, Tresquillos. That's why, hindi sinabing, Tau Gamma Phi is a brother of fellow Tau Gamma Phi. Ang tawag sa atin sa tenet, a Tresquillos is a brother, a sister to his fellow or her fellow Tresquillos. O di ba? Hindi ba sinabing
taugamay sa brother to fellow tao. Tama? Kaya dapat i-emphasize ang triskelion kasi ine-emphasize natin masyado taugama. Arriba, 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 taugama, di ba? Pero ang dapat emphasize natin, triskelion. In fact, during that time, maraming hombres hindi alam ang tennis codes of conduct eh. Alam mo, taugama sila. Pag tinong ano triskelion, hindi nila alam. So the reason why we chose the Triskelion Youth Movement is to go back to the essence of our fraternity, which is being a Triskelion. Okay? Malinaw. Alright. So ngayon, maraming nagtatanong sa akin at medyo ibang sa totoo lang, ang TYM, controversial yan. Ang tawag nga dati na ibang branch yan eh, Triskelion Youth Movement. Hindi kinikilala ang mga miyembro ng Triskelion Youth Movement na brand. Ang tawag nga sa TYM, imbis na Triskelion Youth Movement, ano mo tawag dyan? Tinayo yan ni Monching. Minsan, pag nadidinig ko, hindi ko alam, matutuwa ako o maano, dahil siyempre parang, kasi ako promotor eh. Kung di ko naman inopen ang ating kapatiran sa ating komunidad, eh baka wala nga tayong TYM. Kasi binakya ko yung tawag ka. Pero ito masasabi ko sa brands. Doon sa mga brands na ayaw tangkapin ang mga TYM na community base. Kundi dahil sa Triskelion Youth Movement, kundi dahil sa community-based chapter ng Tao Gamabi, sasabihin ko sa inyo ngayon, maniwala kayo, hindi, maraming naburang chapter. Baka ngayon, wala ng Tao Gama sa maraming eskwela. Totoo yan. Bakit? Eh, during that time, wala ng pwersa. At kung naniniwala kayo, hindi, kundi na tayo ang TYM, kundi na tayo ang community-based chapters, ay mapupunta sa tinatawag na tinatang supreme fraternity na pag sinabing taugama ka, wow! Di ba? E kung wala tayong community-based chapter, walang TYM na tinatawag, walang Triskelion Youth Movement. Ang sasabihin ko sa inyo, out of 14 chapters during that time, ang nabura, siguro mga pito. Natira, lima. Bakit? Eh, sabi sa taas ng kalaban eh, burahin daw ang taugama eh. Oh, kayo lumagay sa tayo po. Jense kayo at that time. Sabihin sa iyo ng isang brand na kapatid niya, puro kalabang frat, dating Jensek, sabihin sa akin eh, Monching, sabi sa taas, burahin daw tayo. Eh, nambubura naman talaga yung frat na yun. Alam niyo naman ang sinasabi ko, pangalan ng frat na yun, nam talaga nambubura. Kaya when the community-based chapter was opened up, eh dumami. Hindi ko makakalaan dadami ang community-based chapter. In fact, for those brats na ang tingin sa Triskelion Youth Movement ay mga out of school, etong nalaman ko about a week, 2 weeks ago, alam nyo ba, ang unang batch ng Triskelion Youth Movement, hindi out of school? Alam nyo ba, ng unang batch ng Triskelion Youth Movement, lahat college students na wala pang chapter sa lugar nila at nabura yung chapter nga nila sa iba? Alam nyo ba yon? O ngayon, ang community-based chapter brands, may dahilan kasi yan eh.